So, bago tayo magsimula, magkakilala muna po tayo. Ito po ang inyong lingkod. Walang iba, kundi ang inyong AJ Wananay, AGA, Gerard A, ang inyong Oragon, Solador, Kamentor, at ang inyong Kabakal. Good morning mga Oragon! So, nandito na naman tayo sa panamang vlog natin. Ayan. So, ngayong araw na ito ay pag-uusapan na naman natin ang panibagong posisyon dito sa Philip 12. Ayan, so bago po tayo magsimula, let me first introduce to you my new venture. Ayan. So, kung natatakot ka po at gusto mo na maging malusog ngayong pandemya ito sa nararanasan natin, so yan, just PM and call me. So, I will ship the product to you at your doorstep. Yan. So, ito po, ini-introduce ko po sa inyo ang aking new venture, yung aking Intra. Yan. So, Lifestyle Philippines. So, meron lang po silang apat na products. So, pakikilala ko po sa inyo yung kanilang apat na products. Yung una pong products is yung sikat na sikat na Intra Juice. Yan. So, ito po ay tested and proven na talagang nakakagaling at nakakatulong sa pag-boost ng immune system. Kasi po ito ay nakakatulong para tulungan yung 8 biological body system natin. Yan. So, ang pangalawang products po natin is itong Fiber Live. So, yan, Fiber Live. So, kung kayo po ay may problema sa inyong katawan at gusto nyo mag-pa-slim at mag-pa-sexy, so ito po ang sagot sa inyong problema. So, ito po ay simpleng tandaan lamang. Kinokontrol nito yung iyong ABC. Ano ba yung ABC? Yung iyong appetite, iyong body sugar, blood sugar, ang iyong cholesterol. So, kaya talagang hindi ka tataba, di ba? And, ang third product po natin is itong Nutria. So, ito po ay reduces body inflammation. I-reduce po nito yung cell damages na nagagawa ng toxic and pollution and mga chemicals na nakikita or na-i-intake natin. Yan. Then, pinapanatili po nitong healthy ang ating katawan. So, yan yung ating Nutria. Ang last product po natin ay itong CardioLife. So, ito po yung bagong-bagong labas nilang product ngayon. Yan, CardioLife. So, ano naman po yung ginagawa ng CardioLife? So, ito daw po ay nag-maintain ng ating health arteries and blood vessels to avoid hardening of arteries. So, kung kayo po ay may problema sa high blood, hypertension, so, mainam na mainam po ito sa inyo. Kasi po, ito po ay lahat ay plant-based. Ibig sabihin, ito po ay organic, walang synthetic, walang halong chemical. Puro natural. Alright? Then, ito po ay nakakapag-maximize ng brain health natin at saka yung overall well-being at yung ini-insure yung health and blood circulation natin sa katawan. So, kaya So, ngayong umaga na naman po ito ay pag-uusapan naman natin yung pang-apat na posisyon doon sa Philip Welding. So, ito po ay pinapa-practice at pinagagawa natin sa ating mga estudyante. Okay? So, ito po ay yung tinatawag na 4F. So, ano po yung 4F? Pag sinabing 4F, so yan po daw ay overhead position. Yan, 4F, overhead position po yan. So, paano naman po ginagawa ang overhead position? Kung ito po yung ating T-joint, yan. Ito yung T-joint natin, ginawa natin yung flat, ganyan. Ginawa natin yung horizontal ng ganyan. Ginawa natin yung vertical ng nakaganyan. Then, ang overhead naman po ay gagawin natin na parang horizontal pero nasa ilalim tayo maghihina. Yan. So, ganyan po yung setup ng overhead. So, kaya tinawag siyang overhead kasi it is above the head. Yan. So, paano ba yung magiging output or ano ba ang magiging output na inahanap natin dito sa sa overhead na ito. So, lagi lamang pong tatandaan, we are bounded with this standard. Ano po? So, laging tatandaan natin na tayo ay bounded ng standard. So, hindi pwedeng lumagpas tayo doon o pumulang tayo doon. Right? So, halimbawa, ito yung base mo. Diba?
So, ito yung iyong sabi nga niyan is club, di ba? So, nandito po tayo. Yan. So, nandito. So, maghihinang tayo dito parte. Yan. So, pwede naman doon basta above the head. Alright? Above the head. So, gagawa tayo ng hook pass, hand pass, yan. Ang pin pass, ganun din. So, una sa baba, pangalawa sa taas. Yan. So, then, last is tapping sa baba, gitna, and taas. So, ibig sabihin, kung paano natin ginawa yung horizontal, ganun din sa overhead, kaya lang nakabaliktad siya. Ano po? Then, it is above the head, dun sa ilalim tayo mag-welding. Diba? So, ganun lang kadali. Then, paano po ba ang tanong? Paano po ba yung angle? So, the same lang po. Paano natin ginagawa yung horizontal? Balik na rin mula. Ganun din po yun. Ano? So, kung paano natin ginagawa yun, so, i-apply mo lang. The same lang. Inverted lang siya. So, makukuha na natin. Then, ang current po natin, the same lang din po. Ano? So, kung kayo po ay sanay sa mataas na current, yan, pwede naman po. As long as na hindi siya lalagpas doon sa standard natin, hindi siya magkakaroon ng distortion or any discontinuities or defects, so acceptable siya and papasa sa visual examination natin or visual evaluation natin, so okay po siya. Ano po? So, kasi yun po ang base or basihan natin. Alright? So, ganun lang po. Ginagawa kanali yung overhead. So, abangan po natin sa susunod ang ating demo sa ganitong posisyon, yung practical exercise natin. Ito po ipinakapakita lang natin kung paano at kung ano ang ina-expect natin na weld or itsura ng ating hina. Ano po? So, lagi lang pong tandaan na tayo po ay bounded with the standard. Ano po ba yung bounded of standard natin? So, dapat yung size, yan, yung size, yung width, yung crown height, di ba? Yung alignment, yung penetration, di ba? So, overall, yung good width profile natin, so dapat ma-achieve yun. Yan, di ba? So, sa size natin, so dapat hindi tayo lalagpas lagi doon sa 19mm kasi ito na po ay maximum, napakalaki na yan. So, kung pwede is 16mm lang para may ceiling pa tayo, may adjustment pa tayo, okay yan. Then, yun na yun sa width natin, crown height natin. Yan, so pwede po yung flush, pwede yung convex. Di ba? So, depende po doon sa WPS natin then sa test package na ibibigay sa inyo. Alright? Siyempre, alignment, straight, then penetration. So, dapat at least more than 2mm yung penetration natin para masabi natin na maganda yung tunaw ng ating hina. Alright? So, yan mga koragon. Hanggang dito na naman lang ang ating video. So, sana ay may natutunan naman tayong panibagong kaalaman. At abangan po natin yung part 2 nito, yung which is the practical na gagawin at ipapakita natin sa inyo kung paano ginagawa ito into practical. Yan. So again, bago po tayo magpaalam, huwag lamang pong kalimutan na mag-subscribe. Yan, pindutin po yung subscribe button at pakisabay na din po, sampalin nyo yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa YouTube channel natin ito. Then for business inquiries po about my lifestyle product, so paki-click na din po ng link sa baba. Then pwede po kayong mag-order kahit saan man kayo sa Pilipinas at sa buong mundo. Yan. And just PM me po for you kung kayo po ay interesado para sa business side ng ating lifestyle product.
So again, ito po ang inyong kauragon, kasundador, kamentor, AJ1NA, AJA, Gerard A. So maraming maraming salamat and God bless. Shout out!